OMG, ang tataas na naman ang damo. So weekly na lang guys, ganyan ang istorya natin. So possible lahat ng mga nag-garden is nakaka-relate sa ganitong issue, no? Na minsan yung mga damo is masipag pang tumubo sa mga pananim natin. Sa aming garden, napakaraming ganyang klase ng damo na napakahirap nilang supilin. Then now it comes to my sense na pwede ko palang gawa ng project to, no? Para at least yung problema natin sa damo is ma-solve ko na. Isang project na malaki ang maitutulong sa amin at the same time is mapagpabawas ng trabaho at hirap ng pagdadamo. So guys, panoorin ang video hanggang sa dulo para makita nyo kung paano natin ginawa yung project na to. So the solution sa ating problema sa damo, syempre grass cutter. So gaya ng sinabi natin, hindi tayo bibili, tayo ay gagawa ng ating sariling grass cutter. Ito ay parang magiging portable lang siya kasi it's battery operated. So dito nyo lang mapapanood yan sa aking YouTube channel, so tutukan nyo lang. And since yung mga parts is available na dito sa akin, malaki ang aking matitipid dito. At the same time, ito ay madaling i-maintain kasi self-build siya. At the same time is matibay siya, durable po kasi gawa siya sa metal. Then gusto ko munang pasalamatan ang ating mga bagong subscribers. Thank you sa inyo at shoutout daw muna sa ating RMK sales team, bags and luggage, at lalo-lalo na sa mga masisipag nating teachers dyan sa 13 Martires City Elementary School. Thank you for the support. So guys, yung mga DC motors naman is makukuha nyo naman yan sa mga sasakyan, sa mga fans, even sa mga power tools. Meron kayong makukuha ang mga 12 volts na DC motor. Then gagamit din tayo ng mga washers para sa motor, the same time para sa ating blade. Then isang flat bar, around 5 inches yung length nito. Mas makapal, mas maganda yung gagamitin natin. Then yung para sa main shaft natin is 1/2 inch na BI tube. So 46 inch yung haba niyan. Then gagamitin kong blade natin is yung lumang blade ng ano, ng lagaring bakal. Yun muna ang tatry kong gamitin. And finally yung ating frying pan. Hindi po tayo magkukooking din, no? Para sa video na ito. Ito po yung magiging pinaka motor mount natin. Diyan natin lalagay yung pinaka motor natin. At the same time, yan yung pinaka magiging shield na natin. So first, i-mount muna natin yung ating DC motor sa ating kawali, sa ating shield. And then after natin mamount yung motor, yung ating flat bar, pwede na natin siyang hanapan ng pwesto sa pinaka shield natin. Drill lang tayo ng holes para sa mga nuts niya. And then para dun sa shield din. And then itong flat bar is pwede natin siyang i-bend ng, slightly bend lang natin siyang konti para ma-achieve natin yung angle ng ating grass cutter. And then yung frying pan natin or yung shield natin is 9.5 inch yung pinaka diameter niya. So pwede tayong gumamit ng blade natin na maximum of 8 inch yung pinaka haba ng blade. So yung talib ng lagaring bakal is kumat tayo ng dalawang piraso. And then parang shinape natin na parang blade or knife. And then ganyan yung magiging itsura niya bago natin siya, pagka na-weld na natin siya. Weld na lang natin lahat ng pieces natin para mabuo natin yung pinaka-blade natin.
konting clean up lang, and then pwede na natin siya i-test fit. And then mag-slot tayo dun sa ating pinaka-shaft sa kabilang side niya. Ito is para ma-insert natin yung ating flat bar dyan, para kasi mas matibay yung connection ng shaft tsaka ng flat bar papunta dun sa pinaka-shield natin. Then i-weld na lang natin siya dyan. Ito yung battery na gagamitin natin, galing ng mga UPS. So marami naman akong stock nyan. The same time, kaya pinili kong mag-battery operated kasi wala namang kuryente dun sa garden natin. Even may kuryente man siguro, is kailangan mo pa rin mag-run ng mahabang cord papunta sa garden, no? At the same time, wala tayong emission kasi hindi siya gumagamit ng gasolina. Kaya environment friendly ang ating project. And for battery charging naman, gagamitin ko lang tong universal battery charger. So automatic naman siya pag full name battery. So nag-auto stop na siya. So wala kang worries na mag-overcharge yung batteries natin. Need natin gawan ng box yung ating battery, no? So kailangan natin ng 6.5 inch na angle bar. Yung haba niya 4. Then dalawang 5 inch na haba na angle bar din, slotted yung kabilang dulo. Dalawang 3 inches na flat bar, dalawang 1 inch and isang 6 inches para sa bottom and top side niya. Then i-weld lang natin siya ng lahat-lahat, no, assembly lang natin. So kung nag-assemble naman kayo dati ng mga cage, mga boxes na metal, madali nyo na magagawa ito. By the way guys, the best na investment po kung kayo is DIY guys, no, is yung welder. So kahit portable lang, pwede kayong bumili, mag-invest kayo. Kasi mostly ng mga DIY natin, mga build natin is made of metal. So kailangan natin ng mga welding. So then, wineld ko na yung shaft dun sa box. So naging parang isa na lang sila ngayon. And then nagdagdag ako ng maliit na angle bar para dagdag strength dun sa shaft natin. By the way, huwag nyong i-block yung kabilang side ng ating tubo para may madaanan yung wire sa loob. And then nag-weld ako ng dalawang maliit piece ng metal na to para sa sabitan ng ating shoulder strap. So nakita niyo yung mga ginamit natin is mostly is fabricated lang at kadalasan is mga spare lang na mga materials dito sa atin. Kaya malaki ang natipid ko dito sa build na to. As compared kung bibili ako ng mga nasa online na mga grass cutter na made of plastic lang. Then para sa opening ng ating battery at na-access natin battery, nag-weld lang ako ng isang nut dyan sa ilalim. Then nag-bend ako ng flat bar para yung pinaka-access natin sa ating battery. So lalagyan ko lang yan ng hinge and then nut dyan sa ilalim para pinaka-lock na lang niya. Again po, yung mga best na investment mo pagka ikaw is nagdi-DIY is syempre yung welding machine, grinder at power drill. Yan ang mga importante meron tayo guys. So weld lang natin yung ating pinaka cover ng battery. Then ito yung ating push button switch. So may nakuha ko isang maliit na part galing sa bike, medyo maiksi nga lang siya. So dyan ko ilulocate yung aking switch, ganyan. And then nagbutas din ako sa pinakailalim niya para access ng wire, dyan dadaan yung ating wire. So yan, kailangan kong magbutas ng another hole dyan sa pinaka-shaft para makadaan yung ating wire sa loob. So mention ko kanina, huwag i-block yung kabilang side kasi dyan dadaan yung ating wire. And then ito is wala kasi siyang cover, so ang ginawa ko is, ayan, wood block na lang. Para-paraan na lang guys, di ba? Okay naman.
din yung sa shield natin is nag-cut ako ng paunti-unti lang naman hanggang sa ma-achieve ko yung desired ko na opening ng ating shield. By the way guys, ingat kayo sa kapag nag-grind at nag-cut ng aluminum kasi yung dust niyan is masama yan kapag nalalanghap natin compared sa regular na metal lang. And then nilinis ko na lang yung ating mga pintu-pintura ng lumang kawali. Then kumintab naman pala siya. Then basic wiring lang naman yan. And then naglagay ako ng rubber pads para sa protection ng ating battery para hindi kumakalog. And then tinest ko na yung ating blade kung kumusta siya. At nung tinry ko is medyo naingayan ako kasi nga medyo konti lang yung clearance niya dun sa shield. Kaya mas medyo maingay siya. Then yan, napansin guys, pinaint ko na siya para hindi na siya kalawangin, no? So may nakuha kong lumang bag strap na pwede natin gamitin sa pinaka shoulder natin pag kinikerry natin siya. And then yung pinaka cover ng aking DC motor is nakuha ko sa AC receiver ng sasakyan. So kinat ko lang at nagmatch naman siya sa both shield tsaka yung cover ng motor. Unfortunately guys, nung araw na yan is napakasama ng panahon kaya hindi ko siya agad na testing. At the same time, nung na-test ko naman is hindi naman nag-record yung aking video. Pero yung motor natin, nauna natin is nag-struggle siya, lalo na doon sa mga makakafal na vines. Yan, sa mga ganyang klase ng parang bagging, so struggle talaga yung motor natin. So nagpalit na ako ng isang motor, ito na. Ilalagay natin is 100 watts na DC motor. Ewan ko lang anong sasabihin ng mga damo dyan. Nakuha ko yun sa aking hindi na nagagamit na power board, no? Wala na siyang gamit. So yun yun. Yan ang install natin ngayon. So kailangan ko lang is mag-modify ng konting mounting sa pinaka shield natin. Then adjust lang ng konti dun sa ating flat bar, dun sa ating main shaft. Kasi mas malapad na yung ating motor, tatama na yung flat bar na yan. So ayan guys, is nailagay ko na yung motor sa pinaka shield natin. Pero kailangan pa rin natin gumawa ng pinaka shaft adapter natin. So yung luma natin blade, hindi na siya pupwede. So balak gumawa ng bagong blade. And then may nakuha kong isang bushing ng galing sa fan. So sakto naman siya. So kailangan ko itong i-modify para maging adapter siya dyan sa shaft para hindi siya umiikot-ikot. So ang plan ko is magwe-weld ako ng material dyan sa loob ng pinaka-bushing para madagdagan yung material niya. And then ang gagawin ko is ililihain o kikikilan ko yun sa loob para maging flat siya at mag-match siya dun sa shaft ng ating motor. So yan, makita nyo. Nagawa kong adapter niya. Yan, parang C-type tawag natin. Yung sa mga electric fan ganyan, 'di ba, yung pinakatakip. Ganyan siya o yung pinaka LEC. So, yan na yan. Okay. Presenting Ninja Blade. So, ayan na yung bago natin blade, guys. So, dalawang flat bar 'yan na pinagdikit ko. And then nilagay ko yung ating adapter. And then para sa locking niya, para malock ko doon sa shop, nag-weld ako ng isang maliit na nut tsaka bolt niya. Then nag-drill ako para tatagos siya dyan sa pinaka wineld kong bushing. So para-paraan lang guys, no? Yeah! Then dito pinaka shop niya is nag-drill ako ng mababaw lang na na holes para dyan magka-catch yung pinaka-lock natin para hindi na siya umalis. Ayan, parang ganyan. And then ilalock ko lang siya by screwing lang yung pinaka-lock nut natin para hindi na siya aalog at hindi siya lilipad. So ayan na guys ang ating finished product. So may ano na tayo, shoulder strap. And then nagdagdag ako ng relay kasi 100 watts yung ating motor. So kailangan kong dagdagan ng relay yan para hindi masunog yung switch. And then pinalitan ko ng permanent CISO switch yung isa. Kasi yung nauna is push button, nakakangalay, no?
Then ayan. Then itong pinaka shield natin is dinagdagan ko yung opening para mas expose yung ating blade, mas mabilis yung cutting natin. Ayan, ganyan, para mas labas yung blade niya. And then sa test natin is mas tahimik pa nga to kumpara dun sa naunang motor, kasi yung clearance ng blade best dun sa shield is mas malaki. Ayan, sa ating actual test is pansin nyo is napakatahimik lang niya at hindi siya masyadong matalsik like ng ibang mga talagang grass cutter, kasi yung RPM niya is mas mababa lang, pero very mataas yung torque ng motor natin. So ayan ang nung ating actual na pag-grass cut. So yung mga vines na yan is pinutol ko na rin din sila manually, kasi madalas is sumasabit sila dyan sa pinaka-shop. So kaya naman siya ng motor, kaya lang yan, katulad ng mga ganyang vines is baka kasi masira agad yung bushing niya kapag hinayaan ko lang pumulupot na pumulupot. So manually, kinakat ko na unti-unti hanggang sa bumaba. Tapos yan, tuloy-tuloy lang yung pag-grass cut natin. Ang kinaganda ng build ng grass cutter natin na ito, even in a single charge, is ang laki ng lawak ng ating na-hover na dinamuhan o ginagrass cut. Halos kung 500 square meter is meron itong na-cover sa single na battery. Hindi ko man nadala yung isang extra battery, is halos natapos ko yung aking gawain dito sa garden na to. So I'm very much proud na okay na okay yung naging build natin na to. Ayan pa yung ibang mga areas na aking ginagrass cut. So makikita natin kung gaano ka battery efficient yung aking ginawang grass cutter. And then dun sa mga malalaking damo, ayan, mabilis na mabilis lang siyang napuputol. Kayang-kaya siya ng ating grass cutter. And even yung ganitong kakakapal na damo at weeds is kayang-kaya ng ating blade. Hopefully guys, this video is very helpful para sa inyo at na-inspire na rin kayo na mag-DIY na kagaya ko. So guys, pag hindi pa kayo subscribe, kindly click on subscribe and then i-click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads na video. So guys, thank you for watching and see you on my next video.